Sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, mayroong isang nayon na mayroon lahat ng pinakamakapangyarihang mahika na nilikha sa mga kwento. Pinamumulaklak ang mga bulaklak. Pinaglalaho ang mga bulaklak. Gumagawa ng araw, ulan, bahaghari, at medyo magandang mga bagay na tulad niyan. Ako nga pala si Ethan, isang may mataas na posisyon na diwata na nakatalagang magsanay ng apat na magiging mag-aaral. Ngayon ang unang araw ko sa trabaho, ang apat na pinakahuwarang estudyante ay tiyak na sabik na makilala ko. Maaari niyo bang ipaliwanag sa akin kung anong nangyayari? Wala po! Hindi po namin sinasadyang gawin yun! Mula sa sandaling iyon, tila ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip ko. At iyon na nga. At iyon ng prinsipyo na ang mga elemento ay lumikha ng balanse ng kapangyarihan. Naiintindihan nyo ba? Natitiyak kong hindi nila naiintindihan. Gurong Ethan, may tanong po ako. Magaling, Faye! Sabihin na ito ng buong tapang! Tungkol po sa aralin, naiintindihan ko ito ng konti. Ngunit, sa kabila ng hangin ng taglamig ay ang alab ng pag-ibig, ang apoy sa aking puso. Para sa iyo, guro! Ikaw? Anong sinabi mo? Tumigil ka na sa klakuhang tula mo, Faye! Ayaw ni Gurong Ethan sa mga walang laman at mainitin ang ulo. Tiyak na mas gusto mo ang mga mahihinhin, di ba? Gusto? Anong gusto? Ako ang inyong guro! Napakadaya mo! Ang mga babae sa kagubatang ito ay may kakagusto sa'yo. Kahit ang babaeng nagpapanggap na may sariling mundo, ngunit nakikinig pa rin ng nakataas ang kanyang mga tenga ay hindi naiiba. Hindi yan totoo! Ano ba kayo? Pwede bang bumalik na tayo sa aralin? Matutuwa ako kung kayong tatlo ay magiging kasing seryoso ni Gra. Nagsusulat ka ba ng aralin, Gra? Isang daang beses na yung sinulat ang pangalan mo. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit sa halip na ilagay sa matatalinong pangkat ang apat na babaeng ito ay kailangang umupo sa espesyal na klase na ito. Hindi ba talaga kayo interesado mag-aral? Nakikita ko na kayong lahat ay may mga katangian. Walang silbi, guro! Ano ang silbi ng pag-aaral kapag nakikita nila kami bilang talunan? Bago ka pa dumating, nakahiwalay na kami! Huwag kayong sumuko! Ngayon, hindi na tayo mag-aaral ng libro. Kayong lahat, sumunod kayo sa akin! Walang normal na paraan para turuan ang mga abnormal na batang diwatang ito. Oras na para gamitin ko ang aking mahika! Wow! Anong maaari nating gawin para matulungan ang kunehong ito? Mauuna si Ayer! Parang ikaw ang pinakasabik! Bakit ako? Hindi ko alam! Hindi ko naman kailangan kumain ng kahit ano! Baka ang mga kuneho din! Ay nako! Gamitin mo ang utak mo, Ayer! Siyempre, ang mga nilalang ay hindi pwedeng maging tulad mo! Sige na, Gra! Maaari mo bang gamitin ang iyong kapangyarihan para lumikha ng damo para sa kuneho? Opo! Talunan! Ayos lang! Ward, hindi naman problema ang kaunting tubig para mapawi ang uhaw ng iyong kuneho, hindi ba? Gurong Ethan, lagi akong handa! Paumanhin, medyo naguluhan ako. Tumigil ka sa pagpapanggap. Anong sinasabi mo? Faye, ikaw na! Maaari mo ba akong bigyan ng isang maliit na apoy? Napakadali! Kung wala kang magagawa, pakiusap, huwag mo itong sirain! Sige na, ayos lang. Gabi na, magkita na lang ulit tayo bukas. Kinabukasan, nandoon ang apat na diwata. Naghintay ng mahabang panahon, ngunit hindi pa rin ako dumating. Lahat sila ay mukhang labis na naiinip. Bigla silang nakakita ng malaking agila sa langit. Napakalaki ng agila na yun! May kinuha ito! Diyos ko! Mga diwata sila! Sila ay nasa malaking bayong! Lahat sila ay kinuha niya! Sundan natin to!
Isa-isa nilang ginamit ang kanilang kapangyarihan upang bumagsak ang agila. Ngunit wala sa kanilang mga pagsisikap ang gumana. At ang agila ay madali pa ding nakalipad. Huwag mong gawin niya, Faye! Kakalakalan ka po yung susunugin ng kagubatan! Matapos subukang habulin ng agila at makarating sa kastilyo, natuklasan ng apat na akong agila. Ang guru nila, si Ethan! Si Ayo, ang pinakamabilis ang diwata, sumugod siya ng walang pag-aanilangan, ngunit agad siyang nahuli. Gurong Ethan! Medyo mahirap ang pagsubok na ito! Babala! Bumalik lahat! Nahipnotismo si Gurong Ethan! Mabilis na naunawaan ng tatlong diwata ang problema. Nagsanipwersa sila para iligtas si Ayer at palayain ako sa hipnotismo. Naging pabaya ako! Kayo! Bilisan nyo! Maraming nahuhuli na diwata! Sa direksyon ko, lahat sila ay pumasok sa isang malaking silid kung saan nakatago ang iba pang mga diwata. Sa wakas, hindi na ako makapaghintay sa araw na sakupin ang buong lahi ng diwata. Huwag kang magalak ng maaga. Tiyak na magpapadala ang Diyos sa mga tao para kalabanin ka at iligtas kami. Lahat ng sumasalungat sa akin ay mahihipnotismo. Sabihin mo sa akin, sino? Sino ang narito upang iligtas ka? Nandito kami! Diyos ko, pwede ka pang magpadala ng iba? Tapos na tayo! Tapos na kami! Matatalo na kayo! Tapos naglakas loob pa kayong kutyain kami? Panoorin niyo to! Dahil sa mga sunod-sunod ng pagsisikap ng bawat isa, ay mabilis na natalo ang itim na diwata. Tama ng paglalaro! Nagsisimula na akong mawala ng pasensya. Sa puntong ito, nang hindi alam ng apat na diwata kung paano ito iiwasan, wala akong ibang pagpipilian kundi lumipad para harangin ang pag-atake na tila isang tagapagligtas. Kayo ang pinakamagaling na diwata na naturuan ko. Ngunit hindi yun sapat. Natandaan nyo, noong niligtas nyo ako mula sa hipnotismo, ang pagkakaisa ay magdadala ng tagumpay. Nakatingin ang apat na diwata. Naisip nila ang tanging paraan upang mailigtas ang lahi ng diwata. Simula sa diwata sa lupa, itinaas ni Gra ang isang harang upang protektahan ng mga mahika ng itim na diwata na pinipigilan siyang makatakas. Hoy! Tignan mo ako! Ako na! Ipapaalam namin sa iyo kung gaano kalakas ang pagkakaisa! Gra! Alam mo na ang gagawin, tama? Pakawalan niyo ako! Sa isang mahusay na kombinasyon ng mga kapangyarihan, hindi nagtagal ay nagtagumpay sila sa pagtalo sa itim na diwata. Mahusay ang ginawa ninyong lahat, ngunit iniisip ko kung may nakalimutan ba kayong mga magigiting na diwata. Ang lahat ng mga diwata ay nailigtas ng apat na elemento na diwata. Naku, pagod ng pagod na ako. Tila hindi mabuksan ng hawla. O dapat ba tayo magpadala ng mensahe sa Diyos upang hilingin sa Kanya na magpadala ng ibang tao para tulungan ang lahat? Ano ka ba, Ayer? Hindi talaga namin alam kung anong sasabihin. Kung salamat o patawad. Nakakahiya talaga. Kung hindi dahil sa inyo, hindi talaga malalaman ng mga diwata ang mangyayari. Ngunit umaasa kaming maaari niyong kalimutan ang lahat ng ito. Taus-puso kaming umaasa na magiging mabuting magkaibigan tayo. Hindi na siguro espesyal lang pangkat ng klase nating apat, hindi ba? Siyempre! Tignan niyo kung gaano kayo kasaya! Guro! Alam kong kaya niyo. Kita niyo, ang lakas ng pagkakaisa ay tutulong sa atin na malampasan ang ating kahirapan. Guro, naalala ko na sinabi mo sa amin kanina na kami ang pinakamahusay na diwata na tinuruan mo. Oo naman. Sa ngayon, apat pa lang na diwata ang tinuturuan ko. Bakit hindi ito ang pinakamahusay? Kalokohan! Matagumpay naming natalong itim na diwata. Siguradong may gantimpala tayo sa isang magaling na guro tulad ni Ginoong Ethan. Oo naman! Ang gantimpala ay ang klase bukas ay itutulak ng isang oras ng mas maaga. May utang pa kayo sa akin na takdang aralin kung paano mag-alaga ng mga kuneho. Ano ba yan? Hinayaan ka na naming mahipnotismo ng itim na diwata ng mas matagal. Simula noon, hindi ko na alam kung nagkaisa na ba ang klase ko. Pero sigurado akong mas masakit sa ulo ito. Dahil ngayon ay nagawang magkaisa ng mga elemento na diwata para asarin ang kanilang guro. Naku, sandali! Totoo ba itong nangyari habang ako'y nahimatay?
natuklasan ng demonyo ang kapangyarihan ng unang mangkukulam kay Snow White at ninais na sirain ito. Kaya kinailangan ni Regina na magsumikap upang maiwasan itong mangyari. Kung naiiwan si Snow White sa palasyo, hindi magtatagal sasaktan siya ng demonyo doon. Dapat ko siyang ialis doon sa lalong madaling panahon. Mula sa araw na iyon, ang mga tao sa palasyo ay nagpakalat ng chismis na gustong saktan ng reyna si Snow White dahil naiinggit siya sa kanyang kagandahan. May narinig ka na ba tungkol kay Snow White? Wala akong alam at wala akong pakialam sa kanya. Nakakaamoy ako ng sariwang dugo sa kahon na iyon. Baka sinaktan talaga ni Regina si Snow White at hindi siya ang pumigil sa akin noong araw na iyon. Sa kabutihang palad, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol dito. Sa katunayan, ipinadala ni Regina sa salamangkero si Snow White malalim sa kagubatan. Ito ang lugar kung saan dati niyang sinelyohan ng mga duwende. Palihim na hiniling ni Regina na alagaan si Snow White upang magkaroon siya ng oras na dalhin ang prinsipe kay Snow White. Sinabihan ni Regina ang mga duwende na huwag masyadong ipaalam kay Snow White ang lahat dahil sa takot na mailabas ang sikreto. Kaya sinundan lang siya ng mga ito mula sa malayo. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-alagala sa kagubatan, sa wakas ay dumating si Snow White sa maliit na bahay ng pitong duwende. Simula noon, nagkaroon ng bagong buhay doon si Snow White. Araw-araw sa kanyang libreng oras, tinuturuan siya ng mga duwende na maging mas malakas. Pansamantala, ligtas sa ngayon si Snow White. Oras na para dalhin ang prinsipe dito. Kaya't nilapitan ni Regina ang hari para sabihin na naiinip na siya. Pagkatapos, iminungkahi niya na magdaos ng isang piging na tumagal ng maraming araw at anyayahan ng mga maharlika. Isang piging para sa mga maharlika? Kung dito sila nagtitipon, ang kasakiman ay madaragdagan ng maraming beses. Bakit hindi ko agad naisip yun? Sige, basta gusto mo, lahat gagawin ko para sa'yo. Naging marangya ang piging sa loob ng maraming araw at maraming maharlika ang inanyayahan na dumalo. Sa wakas, dumating ang prinsipe ang hinahanap ni Regina. Gumawa si Regina ng maliit na ipo-ipo ng tubig na nagbulot ng paglulugan sa tauhan ng prinsipe. Isang nangwagang pintura sa wakas na nagdala sa prinsipe sa kagubatan malapit sa tinitirhan ni Snow White. Biglang naakit ang prinsipe ng isang matamis na boses at sinundan ito. Nakita ng prinsipe ang isang magandang babae na taimtim na kumakanta. Napakaganda ng kanyang boses na kahit ang mga mababangis na hayop ay naaakit dito. Huwag kang matakot. Hindi naman ako masamang tao. Sino ka? Bakit pumunta ka sa lugar na to? Ako si Prinsipe Cletus ng Karatig Bansa. Habang papunta ako sa isang piging sa palasyo, naligaw ako dito dahil sa hindi pangkaraniwang malakas na hangin. Hiniling ng prinsipe kay Snow White na tulungan siya palabas ng kagubatan. Habang nasa daan, masaya silang nag-usap sa isa't isa. Mabilis na nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Nang dumating ang prinsipe sa palasyo, tuwang-tuwa siyang nagkwento tungkol sa isang dalaga na kakakilala lang niya sa kagubatan. Siya ay may balat na kasing puti ng niyebe, mga labi na kasing pula ng dugo, at ang buhok ay kasing itim ng ulin. At lalo na ang isang tinig na nakakabighani kahit sa mabangis na hayop. Nang marinig niya ang paglalarawan ng prinsipe, agad na nalaman ng hari na si Snow White yun. Dahil alam niya may masamang mangyayari, kinailangan ni Regina na kumilos ng mabilis bago pa mahuli ang lahat. Gumawa ng makapangyarihang gayuma si Regina at inilipat ito sa isang maliit na suklay.
Pagkatapos ay nagbalat kayo siya bilang isang mahirap na babae at hinanap si Snow White. Nagpanggap si Regina na isang babaeng nawawala sa kagubatan. Nahuling kay Snow White na tulungan siya. Salamat, mabait na batang babae. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Meron lang akong suklay dito. Sana'y ayos lang ito sa'yo. Napakaganda nito. Kailangan ko din po ng suklay para maayos ang buhok ko. Salamat po. Habang umuwi si Snow White, agad na hinanap ni Regina mga duwende para sabihin sa kanila kung anong ihahanda. Kapag ginamit ni Snow White ang suklay na yon, makakatulog agad siya. Ngayong gabi, isara ang lahat ang pinto at magdasal na parang namatay talaga siya. Kapag ang unang sinag ng sikat ng araw ay umabot sa kagubatan, dapat mong alisin agad ang suklay sa kanyang ulo. Narinig kay Regina, umuwi agad ang mga duwende at kinuha ang sinabi nito. Nang gabing iyon, nang handa na ang lahat, nagsimulang umihip ang hangin. Simulang palibutan ang bahay ng pitong duwende. Sinubukan pa rin ang lahat na maging mahinahon at ipagdasal si Snow White. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga madilim na pwersang iyon ay walang mahanap na kakaiba. Inakala na napatay na si Snow White, kaya unti-unti silang umalis. Ibinalik ang kapayapaan sa kagubatan. Nang dumating ang unang sinag ng sikat ng araw, agad na binaba ng mga duwende ang suklay at dahan-dahang nagising si Snow White. Sa oras na ito, may mga usap-usapan sa palasyo na si Snow White ay buhay pa. Pagkatapos ng unang pagpaslang ng Rina. Ngunit ngayon, muli siyang nasaktan. Nang marinig iyon, labis na nagalit ang prinsipe. At agad hinanap si Snow White. Nang makitang ligtas pa rin siya, nakahinga ng maluwag ang prinsipe. Buti na lang at ligtas ka pa. Kinabahan ako nang may marinig akong masama tungkol sa'yo. Kaya dali-dali akong pumunta dito. Salamat, ayos na ako. Hayaan mong protektahan kita. Lihim akong mag-aayos pagkatapos sa mga handaan upang hindi malaman ng masamang Reyna. Sa ilang araw, babalik ako dito at dadalhin kita sa aking kaharian. Walang sino man ang makakasakit muli sa'yo. Sa panukala ng prinsipe, nahabag talaga si Snow White at pumayag na hintayin siya. Pero ganun ba talaga naganap ang lahat? Tignan natin kung ano mangyayari.